sabi po sa akin ni Angelo, na-outbalance po siya, tapos na-idein niya po yung kamay niya. Doon na po nag-is yung kamay niya. Titiisin mo ang sakit. Gusto kong unang dalhin siya sa maghihilot bago dalhin sa doktor para ma-align po muna yung nag-asyong sa kamay niya. Kumutabot. Saan takot po ito yung babalik? Kwento po sa akin ni Angelo, nung hinawakan na po ni Kuya Ero yung kamay niya para may tumunog na buto. Kinis lang. Oy, bakit? Hindi pa kayo naanong eh. Yan. Ay, nangis? Oh. Asin kiss mo? Parang lang ha. Sobrang bilib po ako kay Quarry kasi mabilis niya pong naayos yung letter S ng kamay ng anak. Meron akong ginagamit na ice therapy gel. Hapos lang ito ng pagmamahal. Pinahit ko lang siya. Tiyo siya umuunat hanggang sa naging diretso. Hindi ko rin po yung pinabayad. Hindi ko rin siningil. Hapos lang yung pagmamahal. Kahit po dinala ko si Angelo sa pilot at gusto ko din po siyang ipa-check up sa ortho para masiguradong okay siya at walang fracture yung buto. Usually kung dadaling kasi sa mga traditional healer, manghihilo, they do with experience. May napagpasahan yan ng mga tradisyon nila. Ang nangyayari, ihihilo at minsan namamaga. Yung sanang nabalik lang na maaaring maitulak lang or isemento, pinahilo at it could become more complicated. But we would go with science eh. The best treatment is splint it. Ilalagay na nakapwesto lang po siya na pwedeng cardboard nga lang, ipagtabi dun sa area na injured and immobilize. Huwag gagalawin. Naunawaan ko sila, hindi natin lahat sila masisisi. Kasi maraming albularyo, maraming maghihilos. Hindi naman nakapag-aral, hindi naman na-evaluate. Parang naimana lang ng magulang. Aming pong certificate of traditional hilot, accredited siya ni BITAC at ni DOH.